Ay, sa wakas, matitikman ko na rin yung mga food dito sa Din Tai Fung. Daddy! Hi! Alit lang yan, no? Kain na tayo! Medyo maliit lang yung place at dito kami sa Power Plant Mall nagpunta. Habang nag-aantay eto, nagtitingin ako ng menu. Akala mo naman, modal yan. Tuwang-tuwa ang bata. Grabe guys, di ba naging hype siya sa mga Facebook, social media, etong pagkain ng Din Tai Fung. At matitikman ko na din, ano kaya lasa ng mga pagkain dito? Sobrang excited. Si Daddy Ariel nyo, habang nag-aantay eto, nakikichismis sa Jaguar Car Sports Car. Sa susunod, ibibili kita niyan, Daddy, pag mayaman na ako. At eto ang swerte, nakita ko si Jericho. Ang gwapo-gwapo! Grabe! Parang hindi siya tumatanda. Nahiya nga lang ako magpa-picture. After 30 minutes, eto, nakapasok na din kami. Ganito yung setup nila. Nakaready na yung mga inyong gagamitin at merong papa-ginger plate na dyan. Eto yung menu nila, guys. Post-post na lang kayo para makita nyo. Or dalawin nyo na lang yung kanilang Facebook page. Baka available yung mga menu doon. Wala pa, anong ginagawa mo? Mukha nangangapit bahay ka na ng tingin. Eto pa yung mga ibang menu, may mga dumplings. Dumplings ba tawag doon? O ba siya mga siomay, ganon. Mga stir-fry vegetables. Eto na yung mga meat, poultry. And dito, kapag first time ka at first time nga namin, tuturuan ka nila kung paano magtimpla ng sauce ng Xiaolongbao. So, babalik tayo dito sa mga menu. Ganyan lang siya kaano, oh. Parang ang dami niyang tignan. Tapos, mura lang naman yung mga presyo niya. 200 plus, 100 plus, and 300 plus. Ito ako na-excite sa mga dessert na yan. Ay, grabe, matitikman ko na din siya. And may mga drinks din. Ito, pag-upo namin, naalok na kami ng appetizer. Yung kanilang saute string beans na 205. Tapos itong Xiaolongbao, kumuha kami 10 pieces. So, tinuruan na tayo kanina ni Ate Lady. Supin daw to. Ayan, lupas na yung liquid niya. Oops. Hindi naman siya ganun nakainit. Sarap. May sabaw na may lipstick ko na. Yung iba napapanood ko, napapasok pa sila dyan. Siguro itong sa amin nung sinerve, nag-cool down na kaya hindi na siya ganong kainit. Fairness ha, nasarapan talaga ako sa kanya. Itong sauteed string beans, masarap din siya appetizer. Kagatin mo muna siya kasi may sabaw sa loob. Ayan. Pero hindi naman na ganong kainit. Sarap guys! Eto naman ang next. Chili crab. Basta. Mahilig kasi kami sa mga siopaw-siopaw guys. So in order ko tong chili crab and pork bun for only 185 pesos. And napakainit niya nung sinerve sa amin. Kung hindi kayo mahilig sa maanghang, pass kayo dito kasi medyo maanghang siya pero masarap. Isa-isa na dumarating yung mga order namin. Ito yung salted egg yolk prawns. Lahat yan solo size. Shrimp fried rice 255 pesos. And itong chicken chop fried rice na 370 pesos. So, stir-fried beef with scallion, 315 pesos. Green squash and shrimp Xiaolongbao, 5 pieces, 185 pesos. And yung kanilang steamed shrimp and pork siomai na 10 pieces, 460 pesos. Ayan, kumpleto na lahat yung aming order. Excited na ako kumain, guys. So, ganyan kalaki yung mga servings niya. Parang good for 2 to 3 person. Tapos, eto yung aking kapatid na lalaki. Siya yung aking sponsor for today's video, for today's food. Thank you so much, kapatid. Kain tayo, guys. Kain. Titikman ko muna itong dry noodles with spicy shrimp, pork, and wonton na 285 pesos. Medyo madami siya. Good for 2 to 3. 2 kung medyo gutom kayo. Kung mapitit naman kayo kumain yung mga order namin, good for 3. Ganon. Shrimp, guys. Salted. Anong salted egg? Sarap. Sarap din yung rice nila. Ang light lang ng pagluto. Ito yung beef trip. Tapos ay kukurek ko na lang pag mali, ha? Yummy.
Eto naman yung kasama sa fried rice na chicken chop. Masarap din naman siya. Normal lang, nothing special na parang may kakaiba. Ito yung beef scallion nila. Masarap yung pagkaluto niya. Basta masarap yung lasa niya. Eto para siyang ano, para siyang noodles na mi goreng ganun na sinamahan ng shrimp wonton. Ganun lang yung lasa niya. Ito yung truffle fried rice nila. Mabango yung pagka-truffle at nagustuhan ko rin yung pagka-fried rice. Ito naman yung siomay nila. Hindi siya yung parang normal na siomay sa atin, guys, ha, na kinasanayan natin. Para din siyang ano, pork xiaolong bao, yung parang may soup sa loob. And masarap sana kung may toyo sila kalamansi, babagay. Kasi yung sausahan niya, parang black vinegar ganon. Ito naman yung squash siomay. Kung medyo healthy-healthy feeling kayo, yan naman ang kunin nyo. Ito lang, hindi naman siya yung super-duper sarap. Itong kanilang deep-fried chicken and shrimp spring roll, 180 pesos. Masarap naman, nasarapan ako sa kanya. And you know, favorite ko yung beef strip. Ito, binalikan ko yung dry noodles ko. So, okay lang. So-so lang naman. Hindi siya yung sobrang sarap para sa akin. Kasi sa mga ibang vlog na panood ko, favorite nila yan. So, next time, kahit di ko na siya orderin, okay lang. Pero kayo, itry nyo kasi di nyo pa naman natatry. Ang sarap talaga makatikim ng libre galing sa kapatid mo. Ayan, ini-enjoy na lang namin yung food. Ganyan yung place niya. Hindi naman siya sobra crowded talaga. Tapos, ayun yung kusina nila, naka-glass. Ayan yung may mga dalang ano. Nakita nyo pa, ang dalang ratan. Hahawakan lang nila yan. Tapos, may magkukuha para mag-serve. Eto yung pinaka-favorite ko din. Yung chocolate lava Xiaolong Bao. Para siya yung ano, yung choco, choco chuchu, ano ba yun? Paso? Choco steak? Choco choco, gano'n. Masarap. Sarap. Pag nagpunta kayo dito at chocolate lover kayo, lahat naman yata chocolate lover, itry nyo yan. Napakasarap niya. 100 over 10. Ito naman yung custard or lava, golden lava salted egg yolk bun. 120 pesos. And napakainit niya nung sinerve. Nakakaloka. Tsaka ang daming liquid sa loob or filling. Ayun. Kaya nakakatakot baka tumapon siya. No. Sarap. Ano siya? Itlog na ano? Custard eh. Custard na yun. Sarap. Kulat ko, bigyan mo. Sarap. Masa kayo sa dito. Sarap ko. Ay, super sarap nitong golden lava salted egg yolk bun na to, guys. Talagang babalik-balikan ko to sa kanilang resto. 100 over 10 ang aking rate sa kanya. Kaya pag nagpunta kayo dyan, huwag nyong kakalimutan ordering yan. Nakita nyo yung banker namin, mukhang problemado na sa bill. Char, maraming salamat kapatid sa iyong masarap na pa-dinner. So, yun na nga, guys. Again, hindi po ako professional food vlogger. Isa lang po akong mahilig kumain. Ang aking review at ang aking mga pinagsasabi e based sa aking panlasa. So, yun lang, guys. Thank you for watching. Bye! Oh, wait. Ito pala yung mga gusto nyo. Mga bill reveal. So, ayan po yung mga pangalan na mga in-order namin. At ang aming damage ay umabot ng 4,469.